Sa piging sariwain, pagliligtas niya sa atin. Sa piging sariwain, pagliligtas niya sa atin. Magandang hapon po sa inyong lahat. Sa kapistahan po ni San Lucas, isa sa mga ebanghelista o sumulat ng mabuting balita ng ating kaligtasan, tayong lahat ay dudulog sa Diyos upang ipagdasal hindi lamang ang ating mga intensyon at mga intensyon na nagpamisa ngayong hapong ito. Espesyal nating ipagdarasal ang lahat ng mga may sakit, lalo na yung mga nasa kanilang tahanan na sumusubaybay sa atin sa pamamagitan ng ating FB page or live streaming, kasama yung mga overseas Filipino workers na sumusubaybay sa atin, at ganun din ating ipagdasal ang kapayapaan sa pagitan ng Israel at Palestine, Ukraine at Russia. Simulan po natin ang pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, pagsisihan muna natin ang ating mga nagawang pagkukulang. Humingi tayo ng awa at patawad sa ating mga nagawang kasalanan. Sabay-sabay po nating dasalin, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, nalubha akong nagkasala. Sa isip, sa salita, at sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa Mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos ang kaligtasan at sa lupa'y kapayapaan. Sa mga taong kinalulugda niya, pinupuri ka namin, dinaramal ka namin, sinasamba ka namin, pinagbubunyi namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mong aking kapurihan, Panginoong Diyos, Ari ng Langit, Diyos ang makapangyarihan sa alahan. Panginoong Yesus Kristo, utong na anak, Panginoong Diyos, sugero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw na nag-alis ng
mga kasalanan ng salibutan, maawa ka sa Kristo ang kataasasan, kasama ng Espiritu Santo, sa kadakilaan ng Diyos Ama. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, hinirang mo si San Lucas para sa paglalahad at pagsulat ng isiniwalat mong hiwaga ng iyong pagmamahal sa mahihirap. Ipagkaloob mo ang dinakila mo sa pagtataglay ng iyong ngalan ay manatiling nagkakaisa ng damdamin at isipan, at lahat ng mga bansa ay maging mapalad na makita ang iyong pagliligtas sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo. Pinakamamahal, iniwan ako ni Demas dahil sa pagkahumaling sa bagay na pangsanlibutan. Siya'y nasa Tesalonika. Nagpunta sa Galacia si Crescente, si Tito na may sa Dalmatia. Si Lucas na lamang ang kasama ko. Hanapin mo si Marcos at isama mo dito, sapagkat malaki ang maitutulong niya sa aking mga gagawin. Pinapunta ko sa Epeso si Tikiko. Pagparito mo, dalhin mo ang aking balabal na naiwan ko kina Karpo sa Troas. Dalhin mo rin ang mga aklat ko, lalo na iyong yari sa Pergamino. Napakasama ng ginawa sa akin ni Alejandrong Pandaitanso. Ang Panginoon ang magpaparusa sa kanya ayon sa kanyang ginawa. Mag-ingat ka sa kanya, sapagkat tutol na tutol siya sa ipinangangaral natin. Walang sumama sa akin nang una akong humarap sa hukuman. Pinabayaan nila akong mag-isa. Patawarin nawa sila ng Diyos. Ngunit pinatnubayan ako ng Panginoon at binigyan ng lakas upang maipahayag sa mga hintil ang salita. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, talastas ng mga tao, dakilang paghahari mo. Talastas ng mga tao, dakilang paghahari mo.
Magpupuring lahat sa iyo, O Poon, ang iyong nilalang. Lahat mong nilikha ay pupurihin ka't pasasalamatan. Babanggitin nilang tunay na dakila ang iyong kaharian at ibabalitang tunay kang dakila't makapangyarihan. Talastas ng mga tao, dakilang paghahari mo. Dakila mong gaway upang matalastas ng lahat ng tao. Mababatid nila ang kadakilaan ng paghahari mo. Ang paghahari mo'y sadyang walang hanggan, hindi magbabago. Talastas ng mga tao, dakilang paghahari mo. Matuwid ang Diyos sa lahat ng bagay niyang ginagawa. Kahit anong gawin ay kalakip doon ang habag at awa. Siya'y nakikinig at handang tumulong sa lahat ng tao. Sa sino mang taong pagtawag sa Kanya'y tapat at totoo. Talastas ng mga tao, dakilang paghahari mo. Ang lahat po ay magsitayo. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Dang tayo ni Kristo upang mamungang totoo bilang mabubuting tao. Alleluia. Sumaiin niyo ang Panginoon. At sumaiin niyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, ang Panginoon ay humirang ng 72. Pinauna niya sila ng dala-dalawa sa bawat bayan at pook na patutunguhan niya. Sinabi niya sa kanila, sagana ang aanihin, ngunit kakaunti ang mga manggagawa. Idalangin ninyo sa may-ari na magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang bukirin. Humayo kayo, sinusugo ko kayo parang mga kordero sa gitna ng mga asong gubat. Huwag kayong magdala ng lukbutan, supot o panyapak. Huwag na kayong titigil sa daan upang makipagbatian kanino man. Pagpasok ninyo sa alimang bahay, sabihin muna ninyo, maghari nawa ang kapayapaan sa bahay na ito. Kung maibigin sa kapayapaan ang nakatira roon, sasaka nila ang kapayapaan. Ngunit kung hindi, hindi sila magkakamit nito. Manatili kayo sa bahay na inyong tinutuluyan. Kanin ninyo at inumin ang anumang idulot sa inyo, sapagkat ang manggagawa ay may karapatang tumanggap ng kanyang upa. Huwag kayong magpalipat-lipat ng bahay. Kapag tinanggap kayo sa alinmang bayan, kanin ninyo ang anumang ihain sa inyo. Pagalingin ninyo ang mga may sakit doon at sabihin sa kanya at sabihin sa bayan, nalalapit na ang paghahari ng Diyos sa inyo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Sa mabuting balita ngayong hapong ito, narinig po natin ang pagtawag pa ng ating Panginoong Hesus ng 72. Meron siyang tinawag na 12, di ba? Ngayon, 72 ang tinawag pa niya. Ibig sabihin, hindi sapat ang 12. Ibig sabihin, maraming gagawin. Kaya nga sabi niya, maraming gawain pero kung kakaunti ang manggagawa. At sa pagtawag niya ng 72, kanyang pinagbilinan ng mga bagay na magiging paalaala sa kanila kapag ka sila ay nasa misyon na. Puno
ng paalaala upang ma-forewarn sila ng pwedeng mangyari sa kanila habang nasa misyon, pero puno din sila ng sandata. They were forewarned and yet forearmed sa misyon. Ano yung mga bagay na may kaugnayan sa atin ngayon bilang mga binyagan? Number one, tayo ay inaanyayahan bilang mga binyagan na tumugon din sa panawagang katulad ni San Lucas at ng 72, maging mga tagapaghatid ng mabuting balita ng kaligtasan. Bahagi po mga kapatid ng ating pananagutan bilang binyagan, ang pagpapahayag din ng mabuting balita. Ang pagpapahayag ng kaligtasan at mabuting balita ng Panginoon ay hindi lamang po gawain ng mga pari, hindi lamang gawain ng mga katikista, hindi lamang gawain naming mga naglilingkod formally sa simbahan. Tayong lahat ng mga binyagan ay tinawag para magpahayag din ng mabuting balita ng kaligtasan. At yan ay inherent sa ating tinanggap na binyag. Ikalawa, bukod doon sa katotohanan tayo ay tinawag din, bukod sa 72 bilang mga binyagan, may mga babala sa atin bilang mga tumutugon o tutugon sa gawaing pagmimisyon upang maingatan natin ang paghahatid nito sa mga uhaw sa mabuting balita ng kaligtasan. Number one, sa ating pagmimisyon, huwag nating iisipin na ito'y ating gawain. Kasi kung minsan, nandoon ang biyaya, nandoon ang ating pagtugon, pero nafa-frustrate tayo along the process dahil ang pakiramdam natin ay failure tayo sa ating ginagawa. Sapagkat, ang tingin natin, ito'y ating gawain. No, huwag po nating makakalimutan na ang gawain ng paghahatid ng mabuting balita ng kaligtasan mula sa ating Panginoong Jesus ay gawain ng Panginoon. Tayo ay sinugo lamang. Kaya kung anuman ang frustrations and balakid na na-encounter nating along the way bilang pagtugon sa panawagang yan, huwag tayong panghihinaan ng loob. Dahil at the end of the day, hindi naman ito atin, gawain ito ng Diyos. Gawain ito ng Diyos, hindi po ito sa atin. Huwag nating angkinin ang puri, huwag nating angkinin ang kapangyarihan, at huwag nating angkinin ang para sa Diyos. Sapagkat ang gawaing ito ay sa Kanya. Tayo ay tumugon lamang. At sa pagtugon natin, dapat nakahanda tayong magpaubaya at magtiwala. Sa ating mabuting balita, ang pagbibili ng ating Panginoong Jesus na huwag magdadala ng mga lukbutan, na huwag magdadala ng anumang ari-arian, ay napakaliwanag. Tanda ng paalaala na ang lahat ng ito ay gawain ng Diyos. At kung Kanyang gawain, Siya ang magpuprovide sa atin. Ang kailangan lang natin ay ano? Magtiwala sa Diyos. Huwag mawala ng pag-asa kapag tayo ay sinusubok ng iba't ibang mga challenges sa ating paghahatid ng mabuting balita. At ikaapat na paalala sa atin, tatandaan natin na sa ating paghahatid ng mabuting balita, ang daladala natin bilang Kristiyano ay kapayapaan. Magtsatsaga, huwag basta iinit ang ulo,
Huwag karaka agad ay magpapakita ng kagaspangan ng ugali, lalo na kung hindi natin makumbinsi yung ating pinaghahatdan ng mabuting balita o yung ginagawa natin ng mabuti alang-alang sa Diyos. Bakit? Sapagkat ang tunay na Kristiyano, ang dala ay kapayapaan. Ang tunay na tumutugon, ang dala ay kapayapaan at pagmamahal at pangunawa. Hindi bahagi ng pagtawag sa atin bilang Kristiyano ang galit, pagkapuot, pagkamuhi. At kung tayo'y tunay na tumutugon sa ating Panginoong Hesus, bahagi ng paghahatid natin ng mabuting kaligtasan ang pagpaparamdam at pagpapakita ng kapayapaan at pagmamahal sa ating kapwa. Mga kapatid, yung apat na yan ang paalaala sa atin ng ating mabuting balita bilang inaanyayahang tumugon din sa panawagan ng paghahatid ng mabuting balita ng kaligtasan. Tatandaan natin na bilang mga binyagan, lahat tayo ay may pananagutan na ipahayag ang mabuting balita ng kaligtasan katulad ni San Lucas. At sa paghahayag, pagpapahayag natin ng mabuting balita ng kaligtasan, pinapaalalahanan tayo na magtiwala sa Panginoon, umunawa, magmahal, at magdala ng kapayapaan. Huwag ang ating sariling pasya o ang ating sariling desisyon magpaubaya sa kilos ng Diyos bilang tumutugon sa Kanyang paanyayang tayo rin ay magmisyon. Para sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Sa iyo ang lahat ng ito, muli kong andog sa iyo, at nubayan mo't pag-ari ang lahat ayon sa kalooban mo. Magutos ka, lahat po ay magsitayo. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa mga kaloob na buhat sa iyo, pagbigyan mong kami kusang makapaghain upang ang mga alay na inihahandog namin ngayong kapistahan ni San Lucas ay magdulot sa amin ng kagalingan at kadakilaan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ng Jesucristo na aming Panginoon. Itinatag niya ang iyong sambayanan at mga apostol ay salig at katuwang sa pagpapanatili ng iyong pagmamahal na di magwawakas kahit kailan. Kaming sambayanan mo dito sa daigdig ay katibayan ng pamumuhay sa langit. Kaming narito ang tagapagpahiwatig sa pagkakaisa ng tanan sa iyong pag-ibig.
Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka pong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian. Langit, lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan. Hinarakila ng lahat ang naparito mong anak, na siyang nagmulat sa bulag, sa pilay'y nagpalakad, at nakiramay sa lahat. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kahit sa pagitan na iyong espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawa kanyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin yan ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaali namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis sa nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinis-linis ang esposo. Kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang naman namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos amang makapangyarihan, kasama ni Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, 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 amen. Sa tagubili naman na kagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para nang sa langit.
Linggihan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami, Adya, sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan na italayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinalanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming panalampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama na Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi pong sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magbigayan po kayo at maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Kaluwalhatian.
sa iyo, Panginoon ko. Ang kaluluwa ko'y nauhaw sa iyo, Panginoon ko. Ang isa sa gawang second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog. Ang pag-alog mo, higit sa buhay sa mundo, nagpupuri, ngalan mo'y aking sasambitin. Ang kaluluwa ko'y nauhaw sa iyo, Panginoon ko. Kaluluwa ko'y nauhaw sa iyo, Panginoon ko. Ang lahat po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mong ang tinanggap namin sa hapag mong banal ay magpabanal at magpalakas sa amin sa pagsampalataya sa mabuting balitang ipinangaral ni San Lucas sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Petralcina, monghim banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bindisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay, lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan, puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Ang lahat po ay magsiupo para sa ilang palaala. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos sa pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, ipinapaalam rin po namin mula sa Main Art Entrance, tayo ay may mga malalaking safe and free parking dito sa loob ng pambansang dambana. Ikatlo, panatilihin po natin ang kalinisan sa loob at labas ng simbahan. Inihikayat natin ang klego, clean as you go, sa pambansang dambana. Paalaala po, huwag iwanan ang kalat sa mga upuan. Tayo po ay may mga basurahan sa likod at gilid ng ating simbahan. Ikaapat, palagi po nating tandaan na ang pambansang dambana ay isang sagrado at banal na lugar. Mangyaring sa pagbisita natin dito ay sundin ang mga tama at angkop na kasuotan, tanda ng pagsamba at pagbibigay galang sa ating Panginoon. Ikalima, nakahanda na po sa bandang unahan ng main church ang paglalagyan ng mga sobreng may pangalan ng inyong mga mahal na yumao. Sila po ay ating ipagnunubena mula sa ika-isa hanggang ikasiyam ng Nobyembre.
at buong buwan nating ipagdarasal ang kapayapaan ng kanilang kaluluwa. Makipag-ugnayan lamang po kayo sa ating mga tagapaglingkod. Ika-anim, ang kumpilang pangparokya ay gagawin natin sa 25 ng Nobyembre para sa lahat ng mga 12 taon pataas na wala pang kumpil. Kayo po ay makipag-ugnayan sa opisina hanggang 7 lamang ng Nobyembre. Ika-7, sa darating pong Lunes, 23 ng buwan, ang araw ng pagpapagaling ng Panginoon sa pamamagitan ni Santo Padre Pio, ang mga oras ng Healing Mass at Healing Liturgy na may paggagawad ng langis ay sa ganap na 9 ng umaga at 5 ng hapon. Kayo at ang inyong mga may sakit ay inaanyayahan. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Para po sa ating mga healing stories, tayo din po ay nag-iimbita sa ating mga overseas Filipino workers. Kung kayo po ay may karanasan ng healing miracle sa pamamagitan ni Santo Padre Pio, pwede po kayong sumulat sa amin sa Pambansang Dambana upang maging bahagi kayo ng pagpapahayag sa kabutihan ng Diyos through the intercession of Saint Padre Pio. Especially, yun pong mga nasa Amerika, Canada, Italy, France, Japan, Korea, at marami pa pong iba. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos amang makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya, ibuhos mo ngayong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahin, dasalan, nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanal at pagmamahal sa amin. Upang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Lubin mong tularan niya ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasaamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang nasa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod ka ang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalati sa Ama at sa Anak at sa Diyos Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Diyos Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Diyos Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon at sumain niyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Mahal na Ina, meron sa dal ganda, Reina ng langit at lupa, ipanalangin mo kami.